tân mô đưa sang linh cốt mô nó là vô bà lý lộn sai ô mà gà mà đi mà ra bát ai đủ đủ lộn sai ô u bằng mà cầm ta nàng à sayo ang puso ko'y namimigati kung mawalay sayo kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo kailan tatamuhin ang patawad mo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Kasama po natin ngayon na nagdiriwang sa banal na misang ito, si Father Ronald Sullivan at Father Edgardo Abogado, galing po ng Libmanan, Diocese of Libmanan, from Pamplona, Camarinesor, St. Michael the Archangel Parish, kasama po ang mga pilgrim. Nagpapasalamat po tayo sa Diyos sa lahat ng biyaya na patuloy na ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Isama po natin ang ating mga daladalang kahilingan sa banal na misang ito, maging ang mga kahilingan ng nasa kani-kanilang mga tahanan na nanonood sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw na paghahanda, ang aming kaluuban ay iyong pagindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay, upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y magmumula sa gawaing timog ng bahagi ng templo sa gawaing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas ng pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawaing timog ng hagdanan. Nagpatuloy kami sa gawaing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro at ang lumusong kami sa tubig. Ito'y hanggang bayawang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit ayon sa isang ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig sa kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pangpang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pangpang ng ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang sa dagat na patay. Pag-abot niya sa dagat na patay, malilinis ang tubig na ito sa lahat ng lugar na maagusan ito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar ay aabutin nito at magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog na tutubo, ang sarisaring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga tao nito ni mawawala ng bunga pagkat ang didilig nito ay ang tubig na umagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Diyos na makapangyarihay, kapiling natin kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat, ang bundok ay mabuwal. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal ng templo'y ligaya ang dulot. Ang tahan ng lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano pa man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Magsitayo po ang lahat. Diyos ko sa aking awan, loobin tunay na tapat. Puso ko'y gawin mong wakas. Nang manauli ang ngalap, bunga ng iyong pagliligtas. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudiyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo, ay Bethesda. Naitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling. Anuman ang kanyang karamdaman, doon may isang lalaking 38 taon na may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nagkalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay, gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudiyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautosan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudiyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigi ng mga Hudiyo sapagkat nagpapagaling siya sa araw ng pamamahinga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ika-28 araw na po ang ating paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay, ang 40 araw, simula nung Miyerkules di Abo, hanggang ngayon ay 28 araw na po. Kaya nga mapapansin niyo po ay ang conflict ay growing between Pharisees, scribes, and Jesus Christ Himself, na kung saan ay ito ang magiging mitsa para maipapatay nila ang ating Panginoong Jesus. Ang ating Ebanghelyo ay galing sa account ni Juan, na kung saan ito po ang 3rd tanda na makikita natin sa Ebanghelyo ni Juan. Alam natin na hindi gumamit si Juan ng milagro, ang kanyang gamit ay signs, tanda, na kung saan ay nagpipinpoint ito na ang ating Panginoong Jesus ay ang Mesiyas na ipinangako sa lumang tipan, ang bugtong na anak ng Diyos na paririto para sa kaligtasan. Sa 3rd tanda na ito ng ating Panginoon, muli po tayong inaanyayahan na pagnilayan ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang habag at awa
na patuloy na ipinagkakaloob sa atin. Sa mga Hudyo ay mayroon po silang paniniwala doon sa deposito ng tubig na ito, na kung saan ang tinatawag nga po ayon sa ating ebanghelyo ay Bethesda, na kung saan ang kanilang paniniwala ay ang Diyos ng deposito ng tubig na yon ay si Esculapius. Siya ang nagpapagaling sa mga may sakit. At ang kanilang paniniwala nga, ayon sa salaysay ng ating ebanghelyo, may bumababa na anghel at kinakalawkaw ang tubig. Sino man ang mauna na malusong doon sa tubig na iyon, pagkatapos na kalawkawin ng anghel, kahit anong sakit ay gumagaling. Sabi nga po sa salaysay ay mga pula, mga pilay, mga bulag, mga paralitiko ang nandoon sa gilid noong deposito ng tubig. Subalit tinuturuan tayo ng katotohanan ng ating Panginoon sa pagpapagaling niya ngayon sa 38 anyos na pong nagtitiis ng kanyang pagiging paralitiko. Ang unang itinuturo sa atin, sabi ng ating Panginoon, indirectly, ituturo ko sa inyo ngayon na hindi sa pamamagitan ng tubig na yan gumagaling ang inyong mga sakit kung hindi galing sa Diyos. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya na pwede kang gumaling kahit hindi ka lumusong sa tubig na iyon. Sa pamamagitan lang ng aking salita, ikaw ay gagaling. Kaya nga ano ang sabi ng ating Panginoon? Bumangon ka at dalhin mo ang iyong higaan. Alalahanin natin na araw ng pamamahinga, ang araw na ito na ginawa ang pagpapagaling ng ating Panginoon. At dito nga po'y nagkakaroon ng conflict ang mga eskriba, pariseyo, laban sa ating Panginoon dahil para sa kanila, hindi iginagalang ng Panginoon ni Jesus ang batas ni Moises. Subalit, kung atin din pong iisipin, kailangan pa bang magtiis ng isang araw ang 38 anyos nang naghihirap para sa kanyang pagiging paralitiko para lamang palipasin ang araw ng pamamahinga para siya pagalingin? Iproprolong pa ba? Parang ganun ang itinuturo sa atin ng ating Panginoon. At sa isang salita lang niya ay gumaling. Dinala niya ang kanyang higaan at gumaling ang paralitiko. Pagtuturo din po sa atin na ang kagalingan, bagamat may mga ginagamit na mga instrumento ang ating Panginoon, mga tao na sa pamamagitan nila'y nagkakaroon ng kagalingan, subalit ang lahat ng kagalingan ay nanggagaling sa Diyos. Ginagamit lamang po ang mga instrumento, kagaya po ni Santo Padre Pio, ginagamit ng ating Panginoon para i-channel ang kanyang kagalingan. Subalit ang pinanggagalingan ay ang Diyos. Ikalawa, bakit kailangan pang tanungin ng ating Panginoon ang paralitiko ang katanungan, gusto mo bang gumaling? Marahil kung tatanungin tayo'y kaya nga nandoon, nag-aabang sa deposito ng tubig na iyon dahil gustong gumaling ng paralitiko. Bakit kailangan pang tanungin ng ating Panginoon? Dahil may mga tao sa kanilang kalayaan na ipinagkaloob ng ating Panginoon ay gustong manatili sa kanilang kinalalagyan. Ano? Gustong manatili, halimbawa na lamang po'y maalwan na ang kanilang buhay dahil may tumutulong sa kanila. Maalwan na ang kanilang buhay dahil yun na ang kanilang kinamihasnan. Ayaw nang umalis doon sa buhay na iyon. Kaya kailangang tanungin ng ating Panginoon, gusto mo bang gumaling? Baka ayaw ng paralitiko at siya'y mananatili doon, naghihintay sa pagkalawkaw ng anghel, nagbabaka sakali na baka'y dumating ang panahon na siya'y mauuna. Kaya nga ang kanyang katwiran, hindi niya kaagad sinagot. Ano ang sabi ng paralitiko nung sabihin ng ating Panginoon, gusto mo bang gumaling? Sa halip na magsabing,
oo o hindi, ang kanya ay pangangatwiran. Ang sabi niya ay, pag kinakalawkaw po ang tubig ng anghel, mayroon na pong nauuna sa aking lumusong. Kaya ang ibig sabihin niya ay, hindi siya gagaling. Ni hindi niya alam na yung kanyang kaharap ang pinanggagalingan ng kagalingan. Ikalawang katotohanan, kailangan tayong tanungin ng ating Panginoon dahil mayroon tayong kalayaan na pumili kung ano ang ating pipiliin, kabutihan o kasamaan, kagalingan o mananatili sa sakit na bumabalakid sa atin. Ikatatlo, yung last part ng ating ebanghelyo, ang sabi ng ating Panginoon noong muling makita niya ang kanyang pinagaling na paralitiko sa templo, nang sabihin niyang, huwag ka nang magkasalang muli dahil baka dumating pa ang mas na mangyayari sa iyo pag ikaw ay bumalik sa iyong pagkakasala. Ano? Para bagang sinasabi ng ating Panginoon, sa loob ng 38 anyos, may mas matindi pang darating doon pag bumalik sa pagkakasala. At ang tinutukoy ng ating Panginoon ay ang tinatawag na spiritual death, ang pagkamatay ng kaluluwa. Dahil kung magpapatuloy ang pagkakasala, kung magpapatuloy na hindi magbabago ang pag-uugali ng isang tao pagtalikod sa kanyang kinamihas ng ginagawang kasamaan, ito ang mangyayari sa tao. Sa panawagan na ito ng ating Panginoon, sa tatlong bahagi na ito na ating pinagnilayan, sa panahon ng Kwaresma na ating pinaghahandaan niya po, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, nandyan ang patuloy na paanyaya sa atin ng ating Panginoon ng pagbabalik loob, pagsisisi, pagtalikod sa ating mga kasalanan at gawin kung ano ang nararapat at kung ano ang kalooban ng Diyos. Sa ating mga pagbasa, lalo ngayong malapit na po tayong dumating sa ating pinaghahandaan, lampas na po tayong kalahati, 28 days na po tayong naghahanda, ang paanyaya sa atin ay paigtingin ang ating pagsisisi. Ang pakikipag-ugnay sa Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng ating kaligtasan. Nawa, sa panawagan na ito ng ating Panginoon, sabi ko nga'y sa paggamit ni Juan ng tanda, na ang tanda na ito'y kung atin pong titingnan, ito ang magdadala din po sa atin sa buhay na walang hanggan, sa kaligtasan kung ating sasampalatayanan ang ating Panginoon. Of course, ang pagsampalataya po dito ay hindi lamang sa pamamagitan ng pagkilala sa ating Panginoon, kung hindi mas importante yung transmitted into action. Kung ano ang sinasampalatayanan natin, makita sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo aming handog ang pinapayatala na ito, handog ng iyong bayang sumasamong uminis ng patawad mo. Sa'yo aming handog ang pinapayatala na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, umiinis ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin sa iyo ang mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin sa araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkukup sa aming lahat na iyong binubuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutan na iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakira salat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinayo
na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mabuhay sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarap at natumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, ni San Padre Pio, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangin ka, sasambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyong kariyan at ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumaiin inyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sang libutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus na aking kapatid, sa lupa na may bumalik, iyong mukha ibang-iba, hindi kita nakikilala, tulutan mo aking mata,
mamulat sa katotohanan, ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, putikin man ang iyong sapin, punit-punit ang iyong damit, nawa ika'y mapasakin, tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, sa bukid ka nagtatanim, o sa palengke din naman, ikaw ay naghahanap buhay, tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw po'y makikilala, ikaw po'y makikilala, ikaw po'y makikilala sa taong mapagkakilala. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ina akong napitapon, minamasdan kong lagi ang paglubog ng araw, hudyat ng takip silim, ganyan ang aking buhay, kung may dilim ang buwan. Sa pagsapit ng dilim, kung magawa ko lamang ang hangin ay tayo po ay magsitayo. Tayo'y manalangin. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kaluuban at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hiniharap ay aming lubusang matanggap sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, Kagapietelcina,
Mungheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa ilang paalaala. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Nagpapatuloy po ang pagpapakumpisal sa buong panahon ng Kwaresma mula Lunes hanggang Sabado. Ito ay sa 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumpisal ng Sabado ng hapon at sa araw ng Linggo. Gayun din naman, sa lahat ng araw ng Biyernes ngayong Kwaresma, ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng Istasyon ng Krus sa ganap na 3 ng hapon. Available po ang mga aklat-dasalan sa ating mga tindahan. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. 5, sa darating pong Huwebes ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. 6, mga kapiyo, bahagi po ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga eskolar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 5 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Kami pong tatlong pari, si Father Ronald at si Father Edgardo, ang magbabasbas para sa inyong mga religious articles at anuman ang inyong pangangailangan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang iyong bindisyon sa mga bagay na ito na hawak-hawak nila ngayon na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga bagay na ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman na iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating banal na pagdiriwang. At salamat din po sa ating dalawang pari, Father Ronald Sullivan at si Father Edgardo Abogado. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Thank you. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya.